Hi guys, good morning. Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Shamay Javier. Today is Friday, April 9, 2021, and for today's vlog, mabibigay po ako sa inyo ng mga katangian na unti-unti nang umuunlad ang inyong mga sari-sari store. So, kung gusto niyong panoorin guys ang aking video, just keep on watching. Pero bago po 'yon, mag-a-update po muna ako sa inyo kasi ngayon ay Friday. Hindi ko po alam kung meron dadating na stop ng Pure Gold para kuhanin yung mga order ko or mag-chat-chat na lang po ako sa Facebook page ng Pure Gold Gentry ng mga order ko. So mamaya, i-chat ko muna yung stop ng Pure Gold kung meron bang pupunta ditong stop nila para kuhanin yung order ko or mag-chat-chat na lang ako sa kanila. So, yun lang naman guys yung update ko. Ipagpatuloy na natin yung ibabahagi ko sa inyong ngayong araw. So, mga katangian na unti-unti nang umuunlad ang inyong sari-sari store. So, keep on watching! Ang number one na katangian na ibabahagi ko sa inyo na unti-unti nang umuunlad ang inyong sari-sari store is dumadami na ang inyong mga paninda. Yun guys yung number one. Dumadami na ang paninda. Isipin nyo na lang yung before and after na nagsimula kayo sa inyong pagtitindahan. So, imagine nyo nung nag-start kayo kung gaano kadami ba yung inyong mga paninda at yung after sa ngayon, yung kasalukuyan, isipin nyo guys kung umunti ba or dumami. Kung dumami, isa yung sign na unti-unti nang umuunlad ang inyong sari-sari store. So, ang number two, tingnan ko ulit dito kasi hindi ko naman saulado. Pero ako guys, ang nagsulat nito, don't worry. Ang pangalawa, may budget na para bumili ng iba pang paninda. So, kung hindi umuunlad ang iyong sari-sari store, wala kang pambili ng mga iba pang paninda. Kaya isinama ko yon na may pambili ka na ng ibang paninda. Kung kumpleto na yung paninda mo at may naisip ka na iba pang produkto na gusto mong idagdag sa iyong sari-sari store at may pambili ka, isa na din yung sign na unti-unti nang umuunlad ang iyong sari-sari store. Hindi lang sa sari-sari store, kahit sa iba pang business. So, naisama ko yun kasi based lang din sa ano, disclaimer lang, yan, nahuli yung aking disclaimer. Yung mga sasabihin ko po ay base lamang po ulit sa aking sarili at sa mga na-experience ko. So, iba-iba naman po tayo ng pamamaraan kung paano natin mapaunlad ang ating munting tindahan or ang ating business. So, yun. Kaya ako naisama yung unti-unti na nakakapagdagdag, di ba? Ng mga ilang paninda. Kasi doon ako nagsimula sa maliit eh. Imagine 4,200 na puhunan sa isang sari-sari store. Maraming hindi naniniwala sa akin na doon ako nagsimula. Pero doon lang talaga ako guys nagsimula sa puhunan na yun. Hanggang sa unti-unti ko siyang napalago. Kaya naisama ko yun na isang katangian na unti-unti nang umuunlad ang iyong sari-sari store. At ang pangatlo naman guys, may napupundar ka na kahit paunti-unti. So sa mga hindi nakakapanood guys ng aking mga vlogs, kahit papano may napupundar na ako, kahit kaunti lang. So hindi sa pagmamayabang, dahil sa sari-sari store ko, napaayos ko yung kwarto ko. Nakabili ako ng ref na 2-door, 7 feet ang height. Napaayos ko tong harap ng aking sari-sari store. Pero bago yun, nakalipat ako dito sa medyo loob, tabing bahay namin. Pero dati, yung store ko ay naandun lang sa labas. Kahoy lang siya. And ngayon, konkreto na tong sari-sari store ko. Napundar din to ng aking sari-sari store. Kita ito ng aking sari-sari store. Lahat ng sinabi ko guys, yun yung napundar ng aking tindahan. Kasi wala naman akong ibang source of income, kumbaga. And yun, ang pang-apat is, halos kumpleto na ang paninda. Isa din yun guys, katangian,
na unti-unti nang umuunlad ang iyong sari-sari store. Yung halos kompleto na yung paninda mo. Imagine yung una, 'di ba? Ang mga paninda mo lang, yung mga basic needs lang ng iyong mga kapitbahay o iyong mga customer. Tapos unti-unti ka nang nakapagdagdag ng, kunwari wala ka pang bigas. Iano ko na lang sa sarili ko. Dati wala akong bigas, wala akong soft drinks, yung mga sigarilyo ko tagi isang kaha lang, bawat klase. So, ngayon, unti-unti na siyang nakukumpleto, halos kumpleto na yung paninda ko. Ang kulang ko na lang talaga is yung mga alak. So, pagkatapos ko magpa-extend ng aking tindahan, mag-ipon naman ako ng puhunan para sa alak. So, kapag nabili ko yung alak, kumpleto na yung aking paninda. So, yun guys, yung isang katangian na unti-unti nang umuunlad. Ang inyo, ang ingay ulit ng sasakyan. Pinipilm ko kasi ito guys ng morning. Tuwing morning ako nag-vlog kasi wala pa masyadong bumibili. Tulog pa yung mga tao. So, halos kumpleto na ang paninda. So, imagine niyo na lang guys. Nakikita nyo naman sa mga vlogs ko kapag nag-a-update ako. Dito sa aking munting sari-sari store, maraming nakakapansin na ang dami ko daw paninda. So guys, dati yung paninda ko ay hindi ganito. Kung makikita nyo lang. Ang mga pinamili ko lang, nagsimula lang ako sa 5 pirasong toyo at suka, yung mga nakapak. Tapos Milo, swak, doon lang ako nagsimula. Wait lang guys, mabibili. So, ayun na nga kasari, may bumili lang saglit ng kalahating sigarilyo. Balik ulit tayo. Balin, nagsimula din ako sa 5 pirasong twin pack ng kape. Mga 3 klase lang yata yon. Tapos, mga tagtatatlong can ng iba't ibang sardinas, mga ganon tuna. Doon lang talaga ako guys nagsimula. Dati nga wala pa akong mga breading mix. Pero meron akong magic sarap. Yung mga basic needs lang muna yung binili ko ng mga customer ko. Tapos nung unti-unti na akong kumita, or yung benta ko lumalaki na ng paunti-unti, binibili ko na yung mga hinahanap sa akin parate na mga customer ko. So dun lang talaga ako guys nagsimula. Kaya naisama ko yung halos kumpleto na yung paninda. Kasi doon lang naman tayo nagsisimula talaga guys sa maliit hanggang sa lumako. Depende na lang sa pag-handle natin ng business natin or yung pera natin. Sorry talaga guys sa ingay. Depende talaga yun sa paghawak natin ng benta natin or kita ng ating sari-sari store. Kaya natin napapalago ang ating business. Ang panglima naman guys ay may mga ahente ka na. So, bakit ko yun nasama, guys? Sa isang katangian na unti-unti nang umuunlad ang iyong sari-sari store. Kasi, nagsisimula tayo sa wala. Wala tayong ahente. Tayo lang namimili ng mga paninda natin. Kung wala tayong sasakyan, nagko-commute tayo. Kung meron naman, magpapagasolina. Wala pa talaga tayong ahente. Unti-unti lang dumadating yung mga ahente kapag may nakikita silang bagong tindahan, doon nila pupuntahan at aalokin ng mga produkto nila. So dati guys, wala akong ahente. Unti-unti lang silang dumating sa akin hanggang ngayon sa kanila na ako kumukuha. Kaya hindi na ako masyadong hirap sa pamimili. Yung mga wala na lang akong ahente tulad ng mga frozen goods, yung sa Marlboro or June. Mga pinipili ko guys sa palengke tulad ng mga malalambot na tinapay, yung siomay na tinitinda ko dito sa harap ng aking tindahan. Yun lang ang binibili ko na ngayon sa palengke. Kaya naisama ko yung may mga ahente na sa isang katangian na umuunlad na ang iyong sari-sari store. Kasi guys, kapag nagsisimula ka pa lang, hindi mo maiisip na kumuha ng ahente. Kasi maliit pa yung budget mo, hindi mo pa napapalago yung business mo. Kasi nga, nag-uumpisa ka pa lang. Tulad dati, base lang sa experience ko, hindi muna ako kumukuha ng ahente kasi
nahihiya ako, kukunin ko lang 3 piraso, 5 piraso, di ba nakakahiya. Kaya mas maigi sa akin na ako na lang mismo yung mamili sa palengke kaysa mag-ahente ako. Tsaka na ako nag-ahente siguro nung mga naka 6 months na ako sa pagsasari-sari store kasi may budget na ako noon, ay medyo lumago na yung store ko. Kaya isinama ko yon sa katangian na unti-unti nang umuunlad ang inyong sari-sari store. So guys, sana nag-enjoy kayo at nabigyan ko kayo ng konting impormasyon. I-review nyo na lang yun guys. Kapag meron kayo nun lahat ng sinabi ko, umuunlad na ang inyong sari-sari store. So, thank you so much for watching. Bago ko tapusin ang aking vlog, syempre, shoutout time na naman. Hindi yan mawawala sa aking vlog. Eto na guys, yung mga isi-shoutout ko. Kanina ko lang to sinulat bago ako mag-vlog. So, shoutout po Starling Channel and Maricel Pavilyar. Shoutout po. Shoutout din po 2D Vlog and Marvin Madelo Vlog. Shoutout din po Family Pablo Vlog and Reynaline Bonifacio. Shoutout din po Mela Fernandez and Jules Vlog. Shoutout din po Ashley Sofia Regencia. And ang last naman, shoutout po sa inyo every viewer. Thank you so much po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta dito sa aking YouTube channel. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa susunod ko pang video. Bye! Keep safe, everyone!